Kadalasang tawaging bantay ng ating tahanan ang mga nilalang na ito dahil madalas silang makita saan mang sulok ng ating tahanan. Pero madalas din silang biktima ng mga alaga nating pusa dahil lagi silang sinusunggaban ng mga pusa. Totoo ito dahil ganyan lagi ginagawa ng mga alaga kong pusa dito sa bahay. Sa aking karanasan, malaki ang naitulong sa akin ng mga butiki. Dahil ang mga butiki ang kadalasang kumakain ng mga insekto sa aming tahanan, lalo na ang mga lamok. Madalas mo rin makita mga butiki na tuwang-tuwang kumakain ng mga gamo-gamo o yung mga insektong nagsusulputan sa ilawan kapag natapos ang isang matinding pag-uulan. Ano kaya ang pinaniniwala ng mga matatanda na pinagmulan ng mga butiki? Alamin natin yan dito sa videong ito. Kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe na at i-click na rin ang notification bell para di ka mahuli sa ating mga bagong uploads. Ang alamat ng butiki. Noong araw, sa isang liblib na nayon ay may mag-ina na naninirahan sa tabi ng kakahoyan. Ang ina ay si Aling Rosa na isang relihiyosang babae. Palagi siyang nagdarasal at sinanay din niya ang kanyang anak na lalaki na magdasal at magorasyon bago sumapit ang bilim. Ang anak naman ay si Juan na isang mabuti at masunuring anak. Palagi niyang sinusunod ang utos ng kanyang ina tungkol sa pagdarasal. Bago dumilim, kahit saan siya naroon ay umuwi siya upang samahan ng ina sa pag-oorasyon sa tapat ng kanilang bahay. Maagang namatay ang asawa ni Aling Rosa. Natutuwa naman siya at naging mabait ang kanyang anak na si Juan na naging katuwang niya sa pagtatanim at paghahanap ng mga makakain. Sa paglipas ng panahon, mabilis na tumanda si Aling Rosa at si Juan naman ay naging isang makisig na binata. Si Aling Rosa ay nanatili na lamang sa bahay at palaging nagpapahinga. Samantalang si Juan ay siyang naghahanap ng kanilang makakain sa araw-araw. At kahit mahina na si Aling Rosa, ay hindi pa rin nila nakakalimutan ni Juan ang magdasal. Minsan, habang si Juan ay nanguha ng bungang kahoy sa gubat, isang babae ang kanyang nakilala, si Helena. Si Helena ay lubhang kaakit-akit, kung kaya't agad umibig dito si Juan. At dahil sa panunuyo ni Juan kay Helena, gabi na ito nang makauwi. O anak, ginabi ka yata ng uwi ngayon. Hindi mo na tuloy ako nasamahang mag-orasyon. Ang wika ni Aling Rosa sa anak. Pasensya na ho, inay. Nahirapan ho kasi akong maghanap ng mga prutas sa gubat. Ang pagsisinungaling ni Juan. Dumalas ang pagtatagpo ni Juan at Helena sa gubat. Nahulog ng husto ang damdamin ni Juan sa dalaga. Hanggang minsan, nabigla si Juan sa sinabi ni Helena. Hanggang ngayon na hindi ko pa rin naramdaman na tunay ang pag-ibig mo sa akin. Kaya nagpasya ako na ito na ang huli nating pagkikita. Ngunit bakit? Sabihin mo, paano ko mapapatunayan sa iyo na tunay ang aking pag-ibig? Sabihin mo at kahit ano ay gagawin ko. Ang pagsusumamo ni Juan. Maniniwala lamang ako sa pag-ibig mo kung dadalhin mo sa akin ang puso ng iyong ina na nasa iyong mga palad. Ang matigas na wika ni Helena. Hindi makapaniwala si Juan sa narinig. Malungkot itong umuwi dahil binigyan siya ng taning ni Helena. Kailangan niyang madala ang puso ni Aling Rosa bago maghating gabi. Nang dumating si Juan sa kanilang bahay, ay agad siyang niyaya ni Aling Rosa na mag-orasyon. Nagtungo ang mag-ina sa harap ng kanilang bahay. Ngunit, habang nagdarasal,
Iba ang nasa isip ni Juan. Naiisip niya ang pag-iibigan nila ni Helena. At bigla na lang, hinugot ni Juan ang kanyang itak at inundayan si Aling Rosa sa likod. Bumagsak sa lupa ang ina ni Juan at kahit nanghihina na ito ay siya ay nagwika. Anak, bakit? Ngunit ano pa man ang iyong dahilan ay napatawad na kita. Ngunit anak, humingi ka ng tawad sa Diyos. Napakalaking kasalanan ang nagawa mo sa sarili mong ina. Ang umiiyak na wika ni Aling Rosa. Diyos ko po, Inay, patawarin niyo ko. Ang nagsisising na wika ni Juan na nagbalik sa katinuan ang isip. Umiyak ng husto si Juan, lalo na nung pumanaw ang kanyang ina. Kasabay niyon ay bigla na lamang nagbago ang anyo ni Juan. Siya ay naging isang maliit na hayop na may buntot. Si Juan ay naging isang butiki, ang kauna-unahang butiki sa daigdig. Mula sa malayo, natanaw ni Juan si Helena na papalapit. Nasindak si Juan nang makita niyang si Helena ay naging isang napakapangit-pangit na engkanto. Humalakhak itong lumapit. Sa takot, dagling gumapang si Juan papanhik ng bahay hanggang makarating sa kisame. Nakita rin ni Juan ang engkanto. Sa labis na katuwaan ay naging iba't ibang uri ng kulisap at insekto at ito'y naglaro sa paligid. Agad na pinagkakain ng butiking si Juan ang mga kulisap na napagawi sa kanya. At dahil doon ay hindi na nakabalik sa dating anyo ang engkanto. At nagtago na lamang ito sa mga halamanan bilang kulisap. Nagsisi ng husto si Juan, ngunit huli na ang lahat. At bilang pag-alala sa kanyang ina, sinasabing si Juan at ang sumunod pa niyang lahi ay patuloy na bumababa sa lupa bago dumilim upang mag-orasyon. At hanggang sa ngayon, ay patuloy pa rin pinupuksa ng mga butiki ang mga kulisap na sa paniniwala nila ay mga engkanto. Dito na natatapos ang nakalulungkot na kwento ng Alamat ng Butiki. Mga aral sa kwento. Hindi ako makapaniwala sa kwento natin ngayon. Sinong anak ang gugustuhing saktan ng ina para lang sa huwad na pag-ibig? Sa mga nakikinig sa atin ngayon, huwag na huwag kayong gagawa na masama para lang sa pag-ibig. Kung sa tingin nyo kailangan nyong manakit para lang sa pag-ibig na gusto mong makamit, pakitanong muna ang sarili kung tama pa ba ito o hindi. Dito sa kwento, may halong kababalaghan kaya ganito ang sinapit ng mga tauhan sa Alamat ng Butiki. Ang isa sa mga naiisip ko na gustong ipahiwatig ng kwentong ito ay lumayo tayo sa anumang tukso. Kung sa tingin nyo napalapit na kayo sa matinding tukso sa inyong buhay, lumapit kayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagdarasal na may katuturan at pagpapaubaya sa Kanya para sa proteksyon at gabay. Dito na po natatapos ang ating kwentuhan. Naging ganito man ang wakas ng ating kwento, sana ay may napulot kayong aral na magsisilbing gabay ninyo sa inyong paglaki. Makita muli tayo sa susunod na kabanata. Magandang araw sa inyong lahat at paalam!